Ako po si ano, si Edna F. Enriquez. Ito naman po ang anak ko, si Gerald F. Enriquez. Ang pangalan po ng Mr. ko ay si Joel F. Enriquez. Kami po ay nakatira dito sa BM San Pedro. Before na hindi pa po siya nag-take ng complete, ang sakit niya po ay asthmatic siya, tonsillitis. Talagang monthly po, sinusumpong siya nito. Pag talagang sobrang atake ng asthma niya, gumagamit po kami ng nebulizer. Kasi dumadayong siya na hirap siya talaga. Kung tinake niya to, talagang ipagbabago po. Minsan na lang siya inatake, tapos after that, wala. Ang bagong taon, siyempre ang pinaka-numero unong bawal dyan, yung mga paputok, yung usok. Ay naku, talagang napagod akong kakasaway sa kanya. Sabi nga ng kapatid ko, ay naku, irami mo na yung nebulizer mo, mamaya sumpungin na yan ang asthma niya. Dahil umiikot siya sa mga usok, sa mga paputok, hindi siya mapigilan kasi nga bata eh. Pero sawa po ng Diyos, hindi siya sinumpong. Ayun po, pinapayo po sa kanila, subukan nila incomplete. Dahil po kami, nasubukan namin, talagang naano ko na hindi na siya sinumpong ng ano niya, ng asthma niya. Tsaka tonsillitis. Magaling po siya. Talagang malaking kaginawahan, bukod sa pakiramdam niya, pati mga pinansyal. Kasi, siyempre, pag nagkakasakit siya, kasama na rin yun ang financial doon. Pinapo siya, tsaka masigla. Naku, super kulit lang. Si Mrs. Hilda Macmacarbonil, 53 years old. So, hindi ko po alam na may sakit po akong hypertension. Noong January 6, 2009, nakagising na lang po ako na bulol na ako. Yung pala ay isang stroke na. So, sumuod kami kaagad ng provincial hospital at papalit-palit ang gamot sa akin hanggang sa gabi, nawala na ako ng malay. Nung nawala na ako ng malay, hindi ko na alam na ang akala ko, patay na ako talaga kasi naglakbay na ako sa ulap na puti. Ang kwento ng mga nurse sa akin na parang wala na akong pag-asa nung gabi. So, parang nagbagong buhay ako nung nakamalay ako. Subalit, nung pagkagising ko, naduling naman ang mata ko. At ang kalahati ng katawan ko ay naparalyzed din. At tatlong buwan akong pabalik-balik sa ospital hanggang sa 7 beses pa rin akong na-stroke. Subalit, nung dumating ang isang member ng M Global na may dala siyang produkto ng Nature's Way na yung complete na pinainom niya sa akin ay nakatulong na malaki sa akin. Almost 1 week pa lang ako nagtitik ng gamot na yon, ay malaki na ang recovery ko. Nagpa-laboratory ako sa co-op ng aking goiter dahil yun din lang ang sanhi ng ano, sabi ng doktor, yung heartbeat ko na pabalik-balik. Ay nag-negative. And then bumalik ako sa doktor ko sa Medical City. Nagpa-check up ako uli. Nagulat ang doktor ko dahil ang laki ng pinagbago ng heartbeat ko. Ang sabi pa niya, normal na pala ang heartbeat mo. Nakatake na po ako ng isang pad ng complete na product ng Nature's Way, ng M Global. At hindi na po ako inatake uli. At maraming salamat sa Nature's Way product ng M Global na nakatulong. At sana si Girlie Antipala, isang complete user since 2008. Ako po ay may karamdaman, cyst sa aking ovary po. Nalaman ko nagkakaroon ako ng sakit na cyst sa aking ovary. Dalawang beses akong check up, nagpa-ultrasound. At yun, nakitaan ako ng isang malaking bukol dito po sa aking ovary. Ang nararamdaman ko po noon, sobrang sakit, kirot, hindi ako makapagsuot ng pantalon, hindi ako makaupo ng maayos, kasi nasasaktan ako. Yun po, nung nasa Adventist na ako, in-ultrasound po ako uli, at yun, nakitaan po talaga na meron po akong cyst. Pero not knowing na nung umuwi ako sa amin, dumating yung isang product, itong complete, at yun nga, sabi, malaking tulong daw ito para sa akin.
hindi pa rin ako naniwala. Although na napakinggan ko na yung sinasabi nila, hindi ko pa rin pinapansin, gawa ng mahal nga. Pero nung habang nakalipas yung mga araw, tinitiis ko yung kirot at sakit at nakikita ko yung isang karton na naka-display. Sabi ko, sige nga, subukan ko kung gaano katotoo yung sinasabi nila. At yun nga, trinay ko. At habang tinitay ko, yun po, naging daan. Nararamdaman ko, unti-unti akong gumagaling. At salamat po sa Panginoon, naging daan itong complete. Ito siya, ako po'y gumaling sa karamdaman ko, nawala po yung cyst ko. Dalawang pad pa lang yung naubos ko, wala na po yung sakit. At sa pang magandang blessing na binigay ni Lord sa akin, nabuntis pa ako at nagkaanak.